masayang nagtipon ang mga Adventista sa buong lalawigan ng Albay sa kanilang idinaos na Federation-wide Thanksgiving Fellowship sa Tabaco, Albay. Ito ay upang magkakasama silang magpasalamat at magbalik ng papuri sa Diyos sa isa na namang taon na puno ng gabay at biyaya. Kasama nila doon si James Matthew Burse para magatid ng balitang may pag-asa. I Will Go for God's Mission. Iyan ang naging tema sa sinagawang Albay-wide Federation Thanksgiving Fellowship dito sa Lagman Gym, Tabaco National High School, Tabaco, Albay. Sa buong taon na puno ng pangunguna, pag-abay at pagpapala, ang bayan ng Diyos ay buong pusong nagagalak at nagpapasalamat na nagsama-sama upang pumuri at ibalik ang pasasalamat sa Kanya. Unang-una, ang pinapasalamatan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon na tayo ay pinagkalooban ng mabuting kalusugan sa buong isang taon. At lalo tigit, nagkatipon po tayo sa bulwagang ito sa lahat ng distrito dito sa Albay. Nagsama-sama ang mga kapatid na kung saan ay talaga naman masaya na nagkita-kita at larawan ito ng pag-ipon-ipon natin sa langit. Ang mga bata, kabataan, at magulang ay nagpahayag ng mga papuri sa pamamagitan ng testimonya at musika na nagsilbing mabangong samyo sa kaharian ng langit. Pag-aaral kanina ng umaga hanggang sa ngayon, hapon, upang maunawaan mga kapatid na talagang basta magpasakop tayo, gawin natin ang will ng Panginoon, ipaubayan natin sa Kanyang lahat. At sigurado ko, mawawalan tayo ng dahilan upang hindi makisangkot sa gawain ng Panginoon. So I hope and pray na ito'y mag-reflect hindi lang sa kaisipan mga kapatid, kundi ma-translate sa kanilang pakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Sa masaya o malungkot, masagana o mahirap na parte ng ating buhay, tinuturuan tayo ng Diyos na laging maging mapagpasalamat at matutong ibigay ang buong tiwala sa ating Diyos na walang hanggang nagmamahal sa atin. Mula dito sa siyudad ng Tabaco, probinsya ng Albay, teritoryo ng Southern Zone Mission at may limang kapag-atid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.